Javier de Leon, shout out din po sa iyo. Ah, ito yung si ano, si Verador. Shout out kay Javier de Leon, dating Verador. Javier de Leon, Verador kung siya itawagin, maangas at matapang, may paninindigan, handa nang ipaglaban ang katotohanan sa laban ng buhay, hindi ka iiwanan siya si Verador. Javier de Leon, kanyang pangalan, dating para sa ating lahat, narito na naman tayo sa ating channel at gagawa na naman tayo ng panibagong reaction video. Totally mga kapatid, hindi tayo nakapagawa ng reaction video na dalawang araw na, at sasagutin natin yung ilang mga comment section. Yung mga ilang nag-comment na nagpapayaman daw di umano si Kuya Bal Santos Matubang at nagpapayaman lang ang Kalingap. Mga kapatid, mga kababayan, kung pagpapayaman lang ang ginusto ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab, wala pong mga YouTuber, wala pong mga Unicap members na nandyan sa bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan po ang aking maiitugon sa inyo. Isipin po ninyo mga kapatid, mga kababayan, yun pong iba nating mga Unicap members na handang tumulong sa ating mga kapwa Pilipino ay binibigyan po yan ni Kuya Bal Santos Matubang ng pang-ayuda. Binibigyan po. Ito naman pong mga reactor na wala talaga tutaling trabaho yung iba at talagang walang, alam natin na na-pandemic, napakahirap humanap ng trabaho, kinupkup ni Kuya Bal Santos Matubang, halika. Ang sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, gumawa ka ng reaction sa akin. At kung gusto mo na magbigay ng kahit kaunting halaga at makatulong sa iyong kapwa Pilipino kapag kumita ang video mo, gumawa ka ng reaction video. Pero kung ang willing mo ay kumita lang at ayaw mong tumulong sa iyong kapwa Pilipino, ikaw ang bahala. Ganyan po ang ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang programa. At ako po, doon po sa mga nagsasabi at nagko-comment na pagpapayaman lang ang ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang, pag-isipan po natin ang mga bagay na yan, baka kasi pagdating ng araw ay mapag-isipan ninyo na mali pala ang inyong mga sinasabi. Kasi kung ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang ay focus lang sa kanyang pagpapayaman, totally biglang yaman si Kuya Bal Santos Matubang. Kasi nakikita natin, nakikita si Kuya Bal Santos Matubang sa looban ng isang buwan ng 1 million sa kanyang YouTube channel. Pero ang bahay niya po, mga kapatid, mga kababayan, ay hanggang ngayon hindi pa nagagawa. Ang tanong ko, bakit nasabi ninyo na pagpapayaman? Ayan nga po ang inyong sinasabi, ang luglugan, kaya pinasok ni Kuya Bal Santos Matubang ay pagpapayaman. Hindi po mga kapatid, mga kababayan, kaya po pinasok ni Kuya Bal Santos Matubang ang luglugan para sa ganun hindi na talaga siya umasa sa sponsor. Alam naman natin mga kapatid, mga kababayan, na ang kapwa natin sponsor o yung mga sponsor po mga kapatid, mga kababayan, ay hindi po araw-araw yan ay meron. Meron din pong pagkakataon na pangangailangan na rin ng kanilang pamilya. At hindi naman araw-araw. Siguro yung ibang sponsor na mayayaman ay talagang araw-araw ay pwedeng magbigay. Kaya po pumasok si Kuya Bal Santos Matubang sa luglugan para po sa ganun, wala man halimbawang magbigay ng sponsor, ay makakapagpatayo pa siya ng bahay. Yan po ang katotohanan. At hindi po pagpapayaman ang nais ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya po sana mga kapatid, mga kababayan, suportahan natin ang ginagawang luglugan ni Kuya Bal Santos Matubang para tayo ay makatulong pa sa ating mga kapwa Pilipino na talagang kita natin ang paghihirap. So mga kapatid, mga kababayan, tingnan natin at panoorin natin ang video ni Robilyn kung ano na nga ba ang update latest kay Robilyn. Tara! Ayan, siyempre nauna, thank you kay Lord dahil natupad na po yung panalangin natin na maligo na si Robilyn, na mag-toothbrush, mag-bihis. Ayan, huwag lang po talaga nating supuan. Sila po yung mga tao na kailangan talaga ng matyagang pag-alaga, pagbantay, hanggat sa unti-unti pong magbago, unti-unting umayag na maligo. Yan po si Robilyn. At ayun po, natupad na po yung ating pangarap, ating panalangin. Thank you sa inyong lahat. Matipag ni Mark, dito ka na lang, Mark. Kaya nga. Matipag ka kala Robilyn, ha? Very good. Ay, ngayon nababa po niyan, matulog sa ano? Sa bahay? Sa matre.
Ayaw na matulog, ay normal na eh. Bukbuk daw. Ay, marunong na. Marunong na sa madumi. Madumi daw yung katrin niya sa kamay pako. Dito na siya, dito siya natutulog sa sahig. Sa sahig na siya. Natawag na daw yung pako sa lupa. Mabili tayong bagong bed. Baka walang kutsyon. Bukas yan? Naglilinis na pati ng bahay. Very good talaga si Ruby. Ano? Na punong-punasin niya. Magaling. Masa rin na daw siyang linis sa CR niya. Yan daw po yung buhok na ginaya ni Ruby. Buhok ni Edo. Palagi siya yung nakikita sa camera. Ay, idol ako na Rubilin, guys. Idol ako na Rubilin. Shout out kay Rubilin. Baka katambal ka ni Rubilin. Hindi ko yung mga uwi na kami ay... Bakit ayaw mo Rubilin? Tanakong nakaka naman yan. Maganda na po ni Rubilin. Sabi ko sa'yo, ganyan kulay ang buhay. Anong kulay ang gusto mo? Ay, gusto nga niya puro... Ganda ng buhok mo ha, Rubilin. Anong tawag sa kanyang gupit? Ibigabihin pagkaligo na ano yung buhok niya. Gwapo? Gwapo daw ang tawag sa kanyang gupit. Ang tawag niya, Educat. Ganda no? Ay di mas presko no? Mas maganda no? Rubilin? Mas okay ano? Presko na. Dinasabit. 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 Ano? Yan ang gusto ko. Para palagi kami pupunta dito. Tama, yan. Smile ka niya. Dito. Smile ka, smile. Picture lang kita. O, Rubilin, smile. 1, 2, 3, smile. Natawa ka lang tawa. Say cheese. Gusto pa pili merenda? Rubilin. Oh, pambili mo rin da. Rubilin. Ay, doon ko si buhok to. Rubilin. Gusto ko na niya mag-manicure. Siya? Kumusta na Rubilin? Ganda ng tambayan mo doon dito, Rubilin, na. Kuya, nagpag-upin. Napaganto ka rin? Dito ka pala nagpag-upin? Dito na rin. Dito na rin natatanong po po. Para saan yung buhok mo? Ano yung magawa? Jesus, may hawa. Saan yung buhok mo? Saan mo? Saan yung buhok mo? Saan yung buhok mo? Remembrance? Remembrance? Grabe. Benta natin buhok mo, benta natin. Oo. Tahan niya na pa ang camera. Kasi mga kapatid, mga kababayan, palakpakan natin ang Team Kalingap. Ayan po. Napakaganda ng achievement ng Kalingap. Pero nakikita natin ay yung mga issue at nakikita natin ay yung mga butas. Nakikita natin yung pwede nating ibutas dito sa Kalingap. Pero hindi natin nakikita yung malaking pagtulong ng Kalingap sa ating mga kapwa Pilipino. Alam na alam natin mga kapatid, unang-una na natulungan ng Kalingap sa mga babaeng na-depress ay si Bina Morales. Alam na alam natin na binatikos si Kuya Bal Santos Matubang dyan kay Bina Morales. Lahat ay sinabi, lahat ay kinutya si Kuya Bal Santos Matubang, pero ang ginawa ng mag-amang ito, hindi nila tinigilan. O ano na ang nangyari? Andiyan na nga po si Bina Morales at normal na na nabumuhay. At ito na nga si Rubilin. Alam natin, nung unang labas ni Rubilin, eh napakahirap ng buhay. At may lumabas din nga na isang wakwak diyan. Diba? Kay Rubilin. Pero inagtyagaan ni Kalinga Prop hanggang sa ngayon, ay ayan, kita natin na tumatawa na, naliligo na si Rubilin. At ang wish pa natin sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang pagdadasal ninyo para kay Rubilin, para sa ganun, tuluyan na talaga siyang gumaling. Totally, nakikita na natin ang malaking pagbabago at pagaling ni Rubilin. Diba? So, ayan po, dapat ang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung maliit na butas. Ibig sabihin, pag tinitingnan natin lagi ay yung maliit na butas, naghahanap tayo ng ikasisira ng Kalingap. Tandaan nyo.
pag tayo ay tumitingin sa maliit na butas na gusto nating pasukin at gusto natin talakayin, ibig sabihin, ang gusto natin is masira ang kalingap. Kasi nga po, yung maliit na butas sa halip na ating takpan o sa halip na ating sabihan na, Kuya Bal, baka may kaunting butas ka dito, baka pwede nating mabago, ay lalagyan na agad natin ang kwento. Diba mga kapatid, mga kababayan? Kaya mga kapatid, focus lang tayo sa pagtulong sa kalingap at pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi kaya tayo ay nandito sa kalingap para tayo ay makatulong, hindi para magpabigat sa kalingap. So maraming salamat and God bless po sa ating lahat.